time to revolutionize your campus. Okay, so that was 2017, and this next video is 2018 Campus Revolution. As I reflect, I find perspective. They're in the best and worst days of this life. You were always on my side. Ngayong year na ito, first time ko namin ginawa yung tinatawag na Campus Leaders Revolution. Dati, Campus Revolution lang. Pero nilagyan na po namin ng Campus Leaders Revolutions because pinapanalangin po namin na ang mga Kristiyano sa loob ng simbahan at mga paaralan ay hindi lamang po mga disciples, but they become leaders. Not every disciples are leaders, but every leaders must be a disciple, right? So it will start from the basic discipleship. Campus Revolution is not just a ministry. Campus Revolution, tinuturuan po tayo ni Bishop Uriel that Campus Revolution is more than a ministry, it's a legacy. Are you with me? Because a ministry can last for 1, 2, 3, 10 years, but what we are going after is not just a ministry, but a legacy. Our heart for the next generation. I don't need to know what the future says. Cause if the past could talk, it would tell me this. My God isn't finished yet. If he did it before, he can do it again. Campus Leaders Revolution is preparing the next generation to lead with excellence, with expertise, with great ability, with understanding and wisdom, and full of the Holy Spirit to transform our nation, Philippines. Andito ka para magbago. Andito ka para matutunan mo na ikaw ang pagbabago ng iyong campus, ng iyong community, ng iyong pamilya. Ikaw ang solusyon. Do not let the spirit of oppression oppress you. I know your history. That is the past. We have to look forward according to what God has designed our life. Laban! Tingnan niyo yung mga stars na yan. Yung stars na yan, we will inherit the descendants of the promise na binigay ng Lord kina Pastor Cesar. At ang maganda dun sa dream ni Pastor Cesar na mga stars, unti-unti na nagpo-form from stars to people. Caught by the vision. Why? Because only the people who is caught by the vision could transmit the vision. And I believe each and one of us has that anointing. Amen.
you're a student, you are in the middle of world-changing movement. You are preparing to reinforce the future for our generation. Meaning to say, if you're a campus revolutionary, you are part of those people who are shaping the future of this nation. Okay, so that's the Campus Revolution highlights of 2017 and 2018. So, for those who are late na nag-enter, ang pinanood po natin is about the Campus Revolution where I am asking you to register. So, why is it important to have that event in our life? Because we know that the campus or the schools are the breeding ground of all the leaders of the country and all the world, diba? Lahat talaga nanggagaling dyan, all the professionals and all the people na talagang nag-equip. So as God also remind us that really part of our journey as a Christian is to become a student again. But forever students naman tayo eh, kahit graduate na o nagtatrabaho ka. There's a lot of works and trainings that you will be attending for you to grow more. Kasi without those schools, talagang mag-i-stagnate tayo. Matitigil yung growth natin. And it should not be. Ayan. So before we start, let us pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Father God, for this opportunity to learn more about your word, to learn more about your promises and your commands. Continue to guide us and give us the heart that will transform us, Lord, and give us the new mindset and the new heart to become more close to you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so our topic for today is about what should manifest in church today. So kapag sinabi nating manifest, ayan yung mga dapat na nakikita. And now, we'll define what is a church. Okay, there's a lot of people say pag sinabing church, it's the building where people gathers. Tama? Ang church kailangan may members. Ang church kailangan may pare or pastor. Okay? So, you know what? Based on the Bible, church has built by Jesus. And it is not a building. Actually, it is you. We are the church. You know, while the pandemic is going on, there's a lot of churches, establishment has been closed, nagsara. But the spread of the gospel should not stop. Ba? Ayun talaga yan. Kasi once this stops, meaning, people are just attending the church. You are not functioning as the church. Okay? So now, number one point here about church is that Jesus built his church. It is said here in Mateo 16:18. At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro at ang batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi ito malulupig ng kapangyarihan ng kamatayan. So what is the meaning of this is that church will not be distracted by any works of the enemies. Kahit pandemic pa yan, okay, kahit anong virus pa yan, we cannot be close. Hindi tayo masasara, hindi tayo mititigil to learn the word of God. You know why? Because this is the design of the church. It is the function. Okay, you know what? Ayan si Peter. Isa yan sa mga ano, sa mga first disciples ni Christ. Na hindi rin naman kagandahan yung background. Actually, all of the disciples, hindi naman pumunta si Jesus dito to die for holy people. Diba? He came here to die for those who are sinners.
Okay, just some background of people na nakasama ni Jesus. You know what? James and John is a racist. Pag sinabing racist, they are judging other people because of their color, because of the way they live. Racist sila James and John. Si Matthew, corrupt naman kasi ano siya, tax collector. So, ayun. Si Mary Magdalene naman ay dating demon-possessed. Okay, sobrang daming pumasok sa kanyang mga demonyo. And, you know, you are a sinner but still God is calling you. Being a church is a calling. Hindi yan yung tatawag sa cellphone mo. Hindi ako yun yung nangungulit sa inyo to attend, no? You know what? God is calling you through people na sinend niya dito. There's a lot of way for you to become a church. Okay? But being a church has a challenge. May challenge talaga yun. And you know what? If you are not being challenged, baka mamaya, you are not part of the kingdom of God. Yung petics lang yung buhay mo, yung walang problem, ganun. Now, one of the indications that you are in Christ and in the Lord, you have problems. Kasi kapag hindi ka na dinadalaw ng temptations, hindi ka natutok sa kasalanan, isa lang indication yan, baka mamaya part ka na ng enemy. Baka sabi ni Satan sa inyo, ang sabi ni Satan is, hayaan mo na yan si Ace. Hindi naman yan ano, hindi naman threaten yan sa atin, kakampingan natin yan. Okay? So, ayun, dapat natin i-identify talaga. If we are still being challenged, then we took that challenge to become part of our growth. Hindi tayo magtatagal dyan. Okay? So, number two about church is that Jesus empowered and died for his church. He has become powerful to die at the cross because of you. He died for you. That's the simple message. Actually, that is the simple message of the Bible. That he loves you and he died for you. Pwede na natin close in prayer. remember that you are one of the reasons why Christ died on the cross. That whenever you are about to commit a sin, you remember that you are crucifying Jesus on the cross. Isa ka dun sa mga rason kung bakit sugatan siya, kung bakit siya pinako. That's why we should stop living in sin. Can we do that? No, totally. But we could do our best. God knows your heart. God knows your intention. Everything that you do, God knows it. Kahit ginawa mo pa yan in the private place, He knows it. It is that we really need to build His relationship to Him. It said here on Ephesians 1:16 that sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The gift of God is eternal life. Not for all, but for those who believe. Baka kasi nang may misconcept ng lahat na lahat bine-bless, no? This for only people who believe. Lahat ay creation pero hindi lahat anak. Hindi pinipilit ni Lord ang faith sa inyo. Ako rin, I cannot push the faith on you. Kung si Lord niya hindi ginagawa yun, ako pa ba? So what I mean here is that when we understand that the life that we have
is from God, so we should live after Him. Not after work, not after studies, not after our family, not after with ourselves. Not even after what society will tell us. It's for Him. Ang una dapat nating rason bakit tayo gumagalaw is that because God has given us life. Third, Jesus will return for His church. He will return for you. Walang makakapigil nun. Ephesians 5:25-27, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. You know, ang sinasabi ditong asawa is yung church. You know, church is a female in gender. That's why it needs to multiply. Katulad yan ng school. Kaya tinatawag na alma mater kasi babae ang school. Nagmumultiply yon ng leaders, nagmumultiply ng students, at nagmumultiply ng marami pang profession. Verse 26, upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at salita ng Diyos. You are baptized, right? And you now you are hearing the word of God. Verse 27, ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia ng maluwalhati. Banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid dooms. So meaning, we really need to build our church. Okay. Then, it is the only way for us to be connected to Him. So, the next thing is that we need to discuss is the manifestations of the church today. Ano ba yung dapat na nakikita natin sa church ngayon? Okay, first, we keep growing deeper as disciples. Okay, first you need to consider yourself as disciple. What is a disciple? It is being disciplined by a mentor. If you consider me as your spiritual leader, then make sure that you are, okay, guided by my words and commands. Siyempre, we'll make sure that everything that I advise to you is based on the word of God, not just based on my own knowledge. Okay? So, sabi dito sa Gawa 2:42a, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. Ayun lang eh, one word lang, masigasig. You keep growing. You have the perseverance to be mature. You know, you need to be prepared for we do not know when our life ends. Ayun talaga. Ang pinakapunta din is that we need to keep growing dahil hindi natin alam kung kailan matatapos ang buhay natin. Okay? So I think that is so clear to us. Baka mamaya you are so busy with a lot of things, then you're about to die tomorrow. We do not know the mind of God. We cannot control everything. Baka mamaya sa sobrang dami mong oras sa ibang tao, you tend to forget your family. Tapos pag sinabi mo, pag nawala sila, sabi mo, I love them. Diba, nasan ka ba? Okay? So, that's it. The second 42B says that when you are getting to use or getting used by God, kapag nagagamit ka ng Lord, hindi ka nalalayo sa Kanya. Meaning,
ibig sabihin ay nagkakaroon ka ng function. Okay? Na galing sa creator. Hindi ka mapapalayo sa design niya. Hindi dahil merong pandemic or what, na-forget mo na kung ano yung function mo. Kung ano talaga yung design mo as a disciple of God. So now we are on the second manifestation, which is we keep growing closer to God and to God. Okay, meaning, hindi lang kay Lord dapat nang papalapit, hindi sa tao. Why? Because God is a spirit. We cannot show to Him our love unless we love people. Tama? So, no matter kung sino yung mga taong nasa paligid nyo, you love them. You show kindness to them and you bless them. We need to keep our relationship with other people. Especially sa mga, ano, sa mga taong hindi natin talaga nakikita personally. For example, paano tayo nagsushow ng love to our government? We respect and we pray for them. Hindi tayo nag-argue. Dapat proactive tayo, hindi tayo reactive. Okay? Kasi sobrang dami na ng toxic sa social media. Dadagdag pa yung nagko-comment ka or nag-share ka about toxicity ng isang argument. You know, kapag nananahimik ka, hindi naman ibig sabihin ng ignorante. Tsaka kapag nagko-comment ka, hindi naman nagmumukha kang matalino. Isa lang ang indication kaya bakit tahimik ka. Because you know your place in every situation. Kasi alam mo, na kapag problem ng government, there's a people who are in charge of that. Hindi mo kasi kontrolado lahat ng bagay. At huwag mong pilitin na kontrolin lahat. You have your life to fix at ang layo pa ng sakop para ma-fix mo kung ano yung problema ng government. Hindi ka nga nakatapos ng ano, well, law eh. Diba? Eh, yung mga yun, mga judge na yun, mga senators na yun. Don't compete with them. You will never win. Saka hindi ka yayaman doon. I am pertaining to that point that we cannot control every situation in our life. Even your problems, there are things that you don't understand. Alam niyo po, maraming tanong sa mundo na hindi dapat binibigyan ng sagot. It will cause you pain. It will cause you frustration. Kailangan ba maintindihan mo, bakit kaya umiikot ang ventilador na? Bakit kaya yung webcam ng camera ko may ilaw? Bakit kaya yung relo yung kamay ng orasan umiikot? Ang daming dapat problemahin tapos ayun yung pinoproblema. Or ang daming kayang effect sa buhay mo pero you are focusing to bigger image ng problema mo. Which is not good. Okay, ang trabaho natin is to make solve of our problem. Hindi mo trabaho na mag-worry at ayaw ni Lord na nag-worry ka. Ito yung verse about that. Sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa pinaghati-hati ng tinapay at sa pananalangin. That we should pray for each other. Okay? Not because I am your leader, I don't need your prayer. Okay? Alam niyo po, may posisyon ang mga demonyo, may pangkaraniwan at may mga chief na nagbabantay sa atin. Yung sa mga pastor, sa pare, meron na yung mga malalaki na yung nagbabantay sa kanila. Because they are really have much faith. Ito lang yung meaning kung gusto kong i-inculcate sa mind natin. Dapat lagi natin ginaguard yung buhay natin with prayer.
that if people sin against you, gumawa ng hindi maganda sa iyo, hindi mo part na gumante. It is God. Sabi nga, di ba, sa isang declaration, vengeance is not ours, it's God. Nasa Bible po yun. Okay? And the only thing that we need to do is forgive them. And when you forgive, you forget. Ayun ang totoo pong nagpapatawad ng tao. You forget kahit ano pa pong ginawa nila. You know what? Cherry Pie Picache visited yung pumatay sa nanay niya. Tapos binigyan niya ng Bible and Rosary. Grabe ang tapang ng ganun, no? Pumatay sa magulang mo, pinatawad mo. You know, ano yung reason ni Cherry Pie Picache? Because she understand that Jesus has died for her. She understand that she needs to forgive that person para pareha silang lumaya. Diba? Aanin mo yung galit mo sa kapwa mo if that will keep you sin. Alam niyo po kasalanan yan that you are keeping some grudges, hatred sa kapwa mo. Kahit simple na nagja-judge ka sa isip mo. That is a sin. And we need to overcome that. Number three, we keep practicing generosity. What is generosity? Gawa 2:44-45. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. 45, ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. You know what? As a family, here on Cell Group, we try to help each other. Ako, kahit ako limited ako when it comes to finances, I see to it that I help my disciple in many ways. By spending time with them, yung pagkakamusta ko lang sa kanila. Kaya nga ako, I'm so much thankful sa mga nangangamusta sa akin. Shout out sa inyo. And I love you all so much. Every time. Kasi, ang sarap pakinggan nun, no? Na may taong nakakaalala sa'yo. Kasi, it is one thing that we need to treasure. Not all the time we're okay. And, kapag may mga tao na gumawa sa inyo, ako ah, I feel so blessed with people na nakasurround sa akin. So, thank you, Lord. Wala man akong pera ngayon. May mga tao nagmamahal sa akin. And that means a lot. Kaya, what I am feeling, ginagawa ko sa inyo. Because I love you. Not because you are a member of Cell Group. Because I treated you as a family. Na parang kung ano yung challenge ng buhay mo, challenge ko din yun. Kung ano yung pinagdadaanan mo, kailangan parte ko nun. Kung ano yung kapag may sakit ka, nalulungkot ako. Yung ganon. Diba? Meaning, your battle is not just your own battle. It is our battle. And that generosity, you are not just thinking about yourself anymore. You are thinking to fight for people na alam mong kinonect ni Lord sa'yo. And you need to function as one to bless them. Meron niya akong kaibigan na nakausap kanina. Ito yung advice niya sa tao na kausap niya. Sabi niya, normal sa tao ang may pinagdadaanan. Mahalaga ang bawat sinasabi natin sa sarili natin. Kasi tayo ang unang dapat magpahalaga sa ating sarili. At hindi ang ibang tao. You know what, when I read this, nung chinat niya sa akin to, ay ko, oo nga no, sobrang totoo to. Normal lang kasi na dumaraan ka sa challenge. At kaya bumibigat yung burden mo.
sa nakikinig ka sa advices or sa puna sa'yo ng tao. Na napag-iiwanan ka na, na ganito yung problema mo or so on. Kailangan tayo kasi nag-i-stick sa sarili natin. No, you are good. I am healed. I am better. I am blessed. When you declare it to yourself, God will help you to move kung nasan ka ngayon. And you know what? One of the greatest offering that you can give to your church or to yourself is your growth. Kapag lumalago ka. Kaya ako, I am not, hindi ako tinatamad kapag may mga training. I keep attending trainings because I want to teach something new for you na nakikita nyo ako na nag-i-improve kasi I want you to follow my footsteps. Na kahit ay nalulunod na ako sa problema ko, I keep fighting. Because I know God is there. Okay? And eto, one example is the family of Pacquiao. Family of Pacquiao is about to sell their mansion in the Forbes Makati. So, you know, mansion is an investment of life, of hard work. But they will sell this. Why? Because people needs it. Ayun yung sinabi sa Gawa 2:45. Pinagsama-sama nila ang ari-arian nila. And they help people based on their needs. And need is not just about money. Need, ako, what I treasure about today is the time. Nakikita mo kasi kung sino yung mahal mo sa oras na binibigay mo. Kaya every time that I am, kahit ano, nakahiga na lang ako about to sleep, titingnan ko pa yung my day nyo, titingnan ko pa yung mga pinupost nyo or what. And I reacted on that. Sinasadya ko yun. Para talagang pakita yung update sa inyo. Okay. That's why I am so ano. I am so attached for those people na nakakaalala sa akin. Especially in those times that I really felt alone. Kasi di ba may mga ganun tayong moments, imo-imo ka, feeling anxious or what. But there are people that makes you feel that no, you're not alone with your fight. I am with you. I'm praying for you. Okay? Another thing is that generosity is not about the amount. Hindi tungkol yun sa laki ng binibigay mo. For example, may nagbigay ng piso at may nagbigay ng 1,000,000. Sino ang mas nagbigay? Malay mo yung piso na yun, ayun na lang yung pera niya. So he gives all. Eh yung 1,000,000, baka barya lang yun dun sa tao. So it's not about the amount. It is your obedience to the Lord. You know, one of the worst thing na pwede mangyari sa'yo is yung natatakot ka nang mawalan na hindi ka na marunong magbigay sa tao. Yung kuripot ka na. You know why? Do not fear to lose everything kapag nakakatulong ka sa tao. Kasi magbabalik sa'yo niyan si Lord. One of the worst curse na sumpa na pwedeng mangyari sa buhay mo is when your possessions possess you. Kapag yung mga pag-aari mo, kinokontrol ka na. Ay, hindi ako magbibigay kasi pandemic na yun. Okay. So, yun na yan. But what God is telling us about this is that whatever you can offer, you give. Kahit ano pa yan. Okay? So, sabi dito sa 2 Corinto 8:2, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng matinding kahirapan.
kahit ano yung pinagdaraanan mo, kahit hirap na hirap ka sa buhay, give freely to people who are needed. Nangangailangan talaga. You know why? Because God is testing to you on that. Ang blessing hindi matatawag na blessing kung hindi nagbe-benefit ang ibang tao. Let me repeat that. Ang blessing, hindi yan matatawag na blessing kung hindi yan nagbe-benefit ng ibang tao. At hindi yan nagko-cause para mapalapit ka sa Lord. For example, yung work mo. Okay, kapag nag-work ka na, oh, syempre nagkakapera ka. Ayun na ba yung reason mo para tumigil ka sa pagsiserve kay Lord? So, hindi blessing yun kasi lumayo ka. What blessing is that you use that work to bless the church na tumutulong sa'yo at to bless the people na konektado sa'yo. That's how blessing being managed. Okay? So, lastly, we keep winning people to Jesus. This is the main word that we need to know. Winning people. Win. Kaya ako natuwa ako nung ano, nagpaalam si Trin sa akin. Sa atin, di ba? Formal na formal pa nga. Kung pwede siyang mag-add ng people. You are always welcome to add people. If you are reading my ano, kasi iba sa inyo, hindi na binabasa yung ano, yung online. Online reminders ko. Well, one of the reminders there is that you invite your family and invite your friends. Why? Kasi huwag yung sarili ninyo naririnig niyo dito. Kahit malayo pa yung mga kamag-anak nyo sa inyo, you can contact them. Halika sa cell group namin. 1 hour lang yun. At hindi naman ikamamatay ng tao ang 1 hour na pakikinig. You know, when I am doing this lesson, I enjoy. Kahit alam ko na maraming out of 50, siguro ang mga nagre-respond lang sa akin, 25, tapos ang dumarating lang talaga, 20. You know, my heart breaks every time. Pero syempre, pinagpapasadyos ko na lang yung ganun. Why? It is said here in Gawa 2:46-47, araw-araw natitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pagbahagi sa pagkain. And the food that we are eating right now is the Word of God. This is what we share for. Hindi naman tayo kayang maghanda ng virtual na pagkain tapos mag-aalukan tayo. Hindi naman kaya yun sa Zoom. Verse 47, at palagi sila nagpupuri sa Diyos. Nagugustuhan sila ng lahat ng tao. Ayan, dapat likable ka. Hindi lang sa mga post mo ha, kundi yung personality mo. Araw-araw, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang taong kanyang iniligtas. You know why people are attracted to you? One, because of your resources. Two, because of your personality. Tama kayo. Dalawa lang ang rason. Kahit wala kang pera, pero maganda yung ugali mo, nilalapitan ka. Kahit pangit yung ugali mo, basta mapera ka, lalapitan ka. What is good? That you have a good personality and you use your resources to bless people. And I am so thankful with all of my friends who helped me in my trial time. I am not ace right now, not because of the friends that I have. And you know what real friends is? Real friends are those people who move you closer to the Lord. May nag-chat nga sa akin, sabi niya, di ibig sabihin ba kapag hindi mo nadadala sa cell group, hindi mo na friends? Parang ang unfair. Sabi ko, alam mo, kaya nga ako sinisipag mag-cell group. Kasi may mga kaibigan pa akong hindi pa nadadala sa Lord. And that is the purpose of cell group. To bring all your loved ones to God. Lahat.
And we need to multiply. I cannot do it alone. I really can't. That's why I am putting you on training. I am putting you to grow. We need to work as a team. Because I cannot do it alone. Okay? You need to function as a sharer of gospel to others. You need to use your social media to influence other people. Kasi baka mamaya ang ini-improve mo yung sarili mo, that you tend to forget to improve your relationship with the Lord. You know why? I am so eager to, and I'm actually emotional when I am preaching the last part of this cell group. Sinabi ko kasi kay Kuya, Kuya, I have 50 members on my online cell group, tapos hindi naman po sila lahat nagre-respond. Sabi ko, Kuya, okay lang ba na alisin ko na po sila? You know, when I am telling that to Kuya, sabi ko, I'm about to disconnect them to the group. Kasi, you know what is the feeling of being ignored every time that someone messaged you? Ako, sobrang okay po sa akin. Let me clarify this. Sobrang okay lang sa akin na hindi kayo nakaka-attend. Basta nagre-reply kayo. Hindi, ganito na lang. Palit tayo ng situation. For example, may kailangan-kailangan ka sa akin. Tapos nag-message ka sa akin. Tapos in-ignore ko. What will you feel? Kaya yung simpleng react, yung simpleng scene, yung simpleng okay, kahit nga lang like eh, I appreciated that. Those are the reactions that I am longing for. As a leader, kasi you cannot work as a team kapag yung team mo, ang concept lang nila, I need to receive. Is that a team? Receive ka lang ng receive? Wala kang isi-share? May mali. May mali talaga. You know why? Ako, I've been a leader of different companies. Naging presidente ko ng teatro, naging presidente ko ng graduating class, and so on. May leadership tells me that when mission, vision, and the purpose is not met, hindi sila nagagawa. May mali sa pagpapatakbo ni leader. Okay. Cell group is not just a training to attend. It is a family to build yourself. It is a family. Kaya ako, I am so happy and blessed when people are opening to me about their problems. Please don't be afraid to tell me. I am more open on that. At hanggang kamatayan natin itatago yan. Kasi ang hirap tulungan ng taong ayaw magpatulong. Right? Ang hirap. Parang pag sinabi ko, anong prayer request mo? Lagi ko narinig yung family, ganyan. Ibig sabihin, ang focus lang talaga nila is that they are just after, they are just after their own sake. Wala nang compassion to people. Isa sa mga strategy na ginagawa namin is that lahat ng nakaka-chat namin, ini-invite namin. You know why? The purpose why you are being connected to those people is for them to be one. Ma-win mo talaga sila. Hindi yan nakilala mo dahil wala lang. Kaya ako, sobrang hirap sa akin to remove. Makikita nyo, siguro bukas, magre-remove na ako ng ibang mga members na
hindi na talaga ano, function. Kasi syempre, I'm about to enter a job. Maano ko na din yung oras ko. And siguro nga, hindi ako yung proper na tao to win them. So, I need to let them. Pero hindi ko naman para sunugin yung connection. Every time that they need me, I'm open. It is just that I need people, reliable people, na sasama sa akin until the end of this journey. Not just because you are benefiting to this group, but because you know there is a journey that we need to take together. And as we end, you must function as a church. Not tomorrow, not on the other day, not on the day that you are ready, but today. There's only one greatest choice that you could make today, and that is to function. Maraming salamat po for attending our cell group, and I hope you learn much. Please open your camera as we end. I just want to thank everyone for staying until the end of our cell group. I hope you are blessed by the word of God, and ayun, let us treasure this family that built during the pandemic. Ako, hindi ko rin naman nakita na gantong lalaki yung community natin. And I hope that every one of us really do our part. You know, hindi ko naman i-require lahat na mag-function agad. Pero if you know that you have, yung hindi ka lang maging pabigat, one factor na yun, that you are helping. Yung meron ka ng initiative, that's a real help na sa akin. Kaya thankful ako sa inyo. Sobrang thankful ako as your leader. I am thankful for your trust to me, for your time that you have given to me. Every time that you are attending the cell group, you are not attending for Kuya Ace, for Sir Ace, no. You're attending for the Lord. And the Lord will surely bless you. Ako, wala man akong okay, wala akong kakayanan to bless you, but God can really bless your life. So, if you still have time to watch our celebration, please do so. But we still have tomorrow to do it. Please watch our celebration. Mas iba po na nanggagaling kay Pastor po ang preaching. And also, sa mga hindi pa po nakakapag-register on our Campus Revolution, again, Campus Revolution has an event of different international pastors. Ayan, makakarinig po tayo ng iba't ibang preaching from talagang well-known na pastor na and writers, authors of the books na nag-i-inspire sa maraming tao to become closer to God. And we should not lose that opportunity. Kasi dati may bayad yun, nasa Cuneta Astrodome pa kami kumikila. Ngayon, one click away na lang. And it's free. I hope you grab the opportunity.